Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay magsimula na sa gawain natin ngayong hapon. Happy Lord's Day sa ating lahat. Happy Lord's Day din po. Happy Lord's Day, mga bata. Happy Lord's Day din po sa mga kasama natin sa G-Meet ngayon. At ganun din sa mga manonood po or nanonood ng ating YouTube channel. So meron pa tayong YouTube channel, no? Cornerstone Reform Outreach. So regular po tayo nag-download doon or nag-upload ng mga videos. So ayun po, no? Bago po magsimula, may konting announcement lamang po tayo. At pasensya na po, no, kung may mga minsan baka magulang kayo sa mga sinasabi ko. Sub lang po ako dito, dapat iba ang nakatayo dito sa ating harapan, no? So please bear with me, no? So para po sa schedule natin sa mga gawain sa buong linggo, every Monday, meron po tayong BR, joint BR po ng men and women. Kasama po ang ARBC every 9 p.m. Every 9 p.m. And then, pagdating po ng Wednesday, meron po tayong midweek study. 7 p.m. po ang simula. At every Thursday, meron po tayong, or pagdating po sa men, meron pong Bible reading ng 9 p.m. And then Friday, women's BR every 9 p.m. And then pagdating ng Saturday, as of now, hindi pa na-resume yung ating Bible study kasama ang ARBC. Although meron tayong gawain, meron women's, minsan, no, na-schedule ng yung women's every Saturday, and men's mentoring, no. Doon nagaganap yung ating mga practice preaching sa mga kalalakihan. Ito yung nagsisimula ng 7 p.m. And of course, every Sunday, no, every Sunday, yung ating gawain. Maraming salamat po sa mga nagsimula ng gawain na to kaninang umaga hanggang ngayong hapon. So I would like to encourage you na dumalo po tayo every Sunday mula umaga hanggang hapon para sa gawain natin. And also, nais ko lang pong ipaalala kung yung ating mga cellphone, nawa i-silent po natin or might be turn off po natin ito para po hindi makastorbo sa mga katabi natin or kasama dito sa loob ng ating panambahan. Or and also nasa pandemic pa rin tayo, so would suggest na gamitin po natin yung ating face mask at may sana may dala po tayo hand sanitizer. Gamitin po natin to parate. And I would like to encourage na makinig din po yung mga bata, no, makinig sa ating mga pagtuturo, no, instead of maglaro, no? Naway yung ating mga magulang, encourage silang makinig sa ating pagtuturo. At ngayong hapon, magkakaroon po tayong tatlong himno, no? Yung unang dalawang himno ay kakatayin po natin after ng Psalms reading at ng Bible reading. And then yung pangatlong himno ay kakatayin po natin after po ng preaching. So I would like to encourage you to sing, no? Sabayan nyo ako, sabay-sabay tayong kumanta dahil part ito ng ating pag-worship sa Panginoon. At ngayon po, buksan po natin ang ating Biblia para po sa ating Psalm reading. Buksan po natin sa chapter 100 ng Psalm, verses 1 to 5. Psalm 100. Verses 1 to 5. Babasahin ko po sa ESV. Ito ang salita ng Diyos. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep and His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name, for the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Yan po ang salita ng Diyos. Ito ay awit
ng handog ng pasasalamat. At di tulad ng ibang chapter sa Psalm, hindi nagsisimula ito sa declaration or sovereignty ng Panginoon or character ng Panginoon. Ito ay simple at direkta na exhortasyon sa lahat ng lupain para purihin ang Panginoon ng may kagalakan. Sinasabi dito na dapat lahat ng mananampalataya ay nagtitiwala sa Diyos. Tayo dapat ay puriin natin ng may kagalakan. Puriin siya sa pamamagitan ng awit. Ngayon, bakit kailangan natin itong gawin? Dahil siya ang manlikha. Siya ang lumikha sa atin at tayo ang kanyang nilikha. We praise God because He is our God, our Creator, our Shepherd. Tayo'y nakapaglilingkod sa Panginoon dahil tayo pinili niyang maglingkod sa Kanya. Tayo inanyahan pumasok sa pintuan ng may pasalamat, ng may pagpupuri dahil ang Panginoon ay mabuti. Ang pagmamahal niya sa atin ay walang hanggan. Iniibig niya tayo bago pa natin siya ibigin. At ang kanyang salita ay totoo. Kumikilos sa bawat buhay ng kanyang nilikha. At kailanman siya ay tapat, kahapon, ngayon, at bukas. Tayo po'y tumayo para sa ating unang himno. Buksan po natin ang ating hymnal book sa page 6 at kantayin po natin ang How Great Thou Art. Lord, my God, when I am lost in wonder, consider all the world Thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe displayed. Sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. When through the woods and forest glades of wonder, I hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. And when I think of God, His Son, not sparing, sent Him to die, as scars can take it in. And on the cross, my burning glad bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art.
And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, when shout of acclamation and lead me home, what joy shall fill my heart? Then I shall bow with humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. How great thou art. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa grasya mo, Panginoon, na pinagkakalob mo sa amin, sa palagi, Panginoon, sa buong linggong to, Panginoon, maraming salamat sa pag-iingat sa amin, Panginoon, naway sa sandaling to, naway papurihan ka namin, Panginoon, ng buong puso namin, Panginoon, at hindi lang natapos dito, Panginoon, kundi sa oras-oras na kami na mabuhay sa mundo to, Panginoon. Maraming salamat po, tayo mga panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung mga puna, mga kapatid. Buksan po natin ang ating Biblia sa Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. At sabayin niyo po ako sa pagbasa. Philippians chapter 4, verse 1. Therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and crown, stand firm that thus in the Lord, my beloved. And treat Iodia and treat Sintichi to agree in the Lord. Yes, I ask you also, true companion, help this woman who have labored side by side with me in the gospel together with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is any worthy of praise, think about these things. What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Verse 10, I rejoice in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Not that I'm speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to be abound. In any and every circumstance, I have learned a secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through him who strengthens me. Yet, it was kind of you to share my trouble. And you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia,
no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. Now that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. I have received full payment and more. I'm well supplied, having received from Epaphroditus the gift you sent in fragrant offering and sacrifices acceptable and pleasing to God. And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. Verse 21. Greet every saint in Christ Jesus. The brothers who are with me greet you. All the saints greet you, especially those of Caesar's household. The grace of the Lord Jesus Christ be with you, your spirit. Ayan po ang salita ng Diyos. Ang Filipos ay talakayan ni Pablo tungkol sa pamumuhay ng Kristiyano. Sa ilalim ng sa liham na ito sa simbahan ng Filipos, tinampok ni Pablo ang mga tema tulad ng kagalakan at kalahatian. Diniin din niya kung paano nakakaapekto ang pag-iisip ng isang Kristiyano, ang kanilang saloobin, sa paraan ng pamumuhay nila sa kanilang pananampalataya. Malaki ang pasalamat ni Paul sa suporta ng simbahang Filipos. Ngunit, siya'y nababahala din tungkol sa impluensya ng iba't ibang huwad na tagapagturo. Ang liham na ito ay hindi gaanong, yung Philippians ay hindi gaanong nag-focus si Paul sa theology. Bagkos nag-focus siya ng higit sa praktikal na pamumuhay ng isang Kristiyano. Ngayon po, ngayon sa chapter 4, ito na po yung huling chapter ng Philippians. No? Meron lang apat na chapter ang Philippians, no? At matapos ilagay ang pagdurusa at kahirapan sa pananaw ng nakaraang tatlong kabanata, si Pablo ngayon ay nagbibigay ng tiyak na pasalamat sa mga taga-Filipos para sa kanilang suporta at pagkabukas-palad. Ang mga naunang talata sa liham na ito ay napapaliwanag ng mga konsepto tulad ng pagpapakumbaba, pag-asa, pati na rin ang pagtutok kay Kristo. The positive attitudes and beneficial thinking are especially important bilang sa atin mga Kristiyano. Sa pangwakas na bahagi ng chapter na ito ay nanawagan si Pablo sa mga taga-Filipos na kumilos ng may makatwiran, lalo na sa kanilang paghawak ng mga hindi pagkakasundo sa loob ng simbahan. Nagtitiwala si Pablo sa pagpapalain ng Diyos ang tapat na mga Kristiyanong ito para sa kanilang bukas-palad na suporta. Ang kabanata 4 ay tungkol sa lakas ni Kristo sa panahon ng pagdurusa. Kabilang dito ang mga panalangin at paghikayat. Makita natin ito sa verses 1 to 9. At pagtutok sa God's provision, which is makita natin sa 10 to 20 na sinundan ng maikling conclusion sa huling bahagi ng chapter na to. In verse 1, Paul actually concludes a previous passage. No, kung nga makita natin sa verse 1, from the end of chapter 3, with encouragement to stand firm in the Lord. Sa mga talata 2 or 3, verse 2 and 3, binanggit niya sina yung dalawa dito, si Yodoya at Sintike sa Tagalog. Dalawang babae sa simbahan ng Filipos na nasangkot sa ilang uri ng hindi pagkakasundo. Hinihimok niya na sila'y magkasundo sa Panginoon. Tinutukoy ni Pablo ang isang taong tinatawag na tunay na kasama na humihiling sa kanya na tulungan ang mga babae na si Clemente. At
ang iba pa niyang mga manggagawa. Makita natin to sa verse 3. Pagkatapos ay lumipat si Pablo sa isang pagtuon sa pagsasaya sa Panginoon, which is sa verse 4, ang mga Kristiyano ay hindi dapat mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ngunit sa halip ay magdala ng lahat ng uri ng mga panalangin sa Panginoon. Hindi ito nanghulugan ng kabuang kawalan ng pag-iisip. Sa halip, ito'y nangangahulugan ng kawalan ng takot or pagkabilisa, ang sa kapayapaan ng Diyos ay nang nangalaga, which is makita natin to sa verse 7. At dito, inikaya din ni Pablo ang kanyang mga mambabasa na tumuon sa mga bagay na mabuti. Kabilang dito ang lahat ng kanilang natutunan at natatanggap at naririnig at nakita kay Pablo. Ang mga Kristiyano sa Filipos ay tinagubilinan na pag-isipan ang mga ito at isagawa ang mga ito sa pagkaalam na ang kapayapaan ng Diyos ay sa kanila. Sa verse 9, makita natin yon. At sa verse 10 to 20, ang ikalawang bahagi ng talatang ito ay nakatuon sa paglalaan ng Diyos. Si Pablo ay nagagalak ng mga sa mga mananampalataya sa Filipos dahil siya'y tinutulungan muli, no? Hindi ito yung unang beses na tulungan nila si Pablo, no? Hindi niya ito isinulat dahil siya'y sakim or desperado. Sa halip, natutunan niya kung paano maging kontento sa lahat ng sitwasyon. Alam niya kung paano maging kontento alinman sa kasagaanaan or nangailangan. Makita natin ito sa verse 12. At sinasabing magagawa niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa kanya. Ito yung sikat na verse na makita natin sa isang sikat na basketball player, no, yung Philippians 4:13. Ngunit sa kasamaang palad, inaalis ng maraming tao ang talatang ito sa konteksto, not of context, itong verse na to. At ginagamit ito upang palakasin ang isang tagumpay, no? Pang self edification ang dating, pang sarili, no? Or para bang nagiging super Christian sila, kung Christian man sila, no? Ang kaisipan. Sa halip na makita na ang lakas ni Jesus sa buhay ni Pablo ay kitang-kita sa kanyang kakayahan na makontento noong siya'y nagdudusa. No? Ang konteksto nito ay makita dapat natin na hindi na ito ay sinulat ni Paul nung siya'y nasa kulungan, no? At ang sinasabi nito, ang nabibigay sa kanya ng kalakasan ay si Jesus, no? Hindi ito yung maling konteksto na ang magbibigay sa kanya ng mga sikat na pag nakashoot ay para makashoot or nakashoot sa basketball ay na not of context, no? At sa verse 14, dito tinutukoy ni Pablo ang kanilang kabaitan sa pagtulong sa kanya sa panahon ng kanyang kagipitan. Ang simbahan ng Filipos, ang unang tumulong sa kanya sa pananalapi, hindi lang isang beses, ngunit maraming pagkakataon. Sinasabi ni Paul na siya ay mahusay na tinutustusan bilang resulta ng mga kalooban na dinala sa kanya ni Epafrodito mula sa mga taga-Filipos. Ito'y tinuturing niya na ang mga ito bilang isang mabangong handog sa Panginoon. At sa huling bahagi ng kabanatang ito, ay nagbigay ng maikling konklusyon si Paul at sinasabi ni Paul dito sa kanyang mga mabasa na bawat banal kay Kristo Jesus at ang mga mananampalataya ay kasama niya ay magpadala sa kanilang mga pagbati. At kabilang dito, lalo na ang mga nasa sambahayan ni Cesar, which is makita natin sa verse 22, na tumutukoy sa ilang naglilingkod sa emperador na naging mga mananampalataya kay Kristo.
Ang huling talata ay kahawig ng marami sa iba pang mga sulat ni Pablo na ang nagsasabi, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawa. Sinimulan at tinapos ni Pablo ang kanyang liham na may pagtuon sa biyaya mula kay Jesus, ang nag-aalok ng lahat ng kailangan para makilala at sundin ng Panginoon. Dito dapat makita natin kung paano nagtiwala si Paul kay Kristo sa lahat ng oras. Hindi niya pinagkatiwala ng kanyang sarili, bagkos nilagay niya lahat ng tiwala niya sa Panginoon. Tayo po'y tumayo para awitin natin ating kalawang himno. Buksan po natin ang ating hymnal book sa page 15. At kantin po natin ang All Praise to Him. Oh, praise to Him, the God of life, who formed the mountains by His might. Oh, praise to Him, who names the stars that sing His fame in skies afar. Oh, praise to Him, who raised in love, who guides the God, like seas above. If you feel your every prayer, and sovereign power and tender care. Oh, praise to Him, whose love is seen in Christ the Son, the servant King, and left behind His glorious still. Oh, praise to Him who humbly came to bear a sorrow, sin and shame, who lived to die, who died to rise, and all to fish and sacrifice. Oh, praise to Him whose power imparts the love of God within our hearts, the Spirit of our truth and peace, the fount of joy and holiness. You quiet the Son and Spirit now, our souls will live, our wills we bow to you, the triune God grace, with loving hearts our soul. The Father, Son, Father, Son, and Spirit now, our souls will live, our wills we bow to you, the triune God grace, with loving hearts, our soul of praise. Tayo po'y makakaupo. Tayo na po'y dumako sa giving. Kung maaari lamang po, pakilagay na po yung... bago po tayo magbigay, paalala lamang po, bilang tayo binago ng Diyos, part po ng worship natin sa Diyos ay ang pagbibigay. Pagbibigay ng bukal sa puso, pagbibigay ng may kagalakan, pagbibigay ng pinaghandaan. At ito po ay linamin ko lamang po kung ang motivasyon natin ng pagbibigay ay para yumaman, ay mali po tayo. Hindi po dapat ganun. No? Hindi po yun ikakaglorify ng Panginoon. Hindi po tayo nagiging tapat sa Panginoon pag ganun yung motivasyon natin. Kaya kung magbigay po tayo, dapat po ay may kaayusan
at meron pong kagalakan sa ating mga puso. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, for this opportunity na kami po'y mapagbigay. Panginoon, I pray na ito po'y maluwag sa aming mga puso. Kapadalaan ko po na ito po'y ikakaglorify po ninyo, Panginoon. Pray na tanggalin niyo po yung kadamutan sa aming mga puso, Panginoon. At maging bukal po ang aming pagbibigay, Panginoon. I pray na i-bless niyo po ang aking mga kapatid, membro ng maging simbahan na to, Panginoon. At ganun din po, para sa hindi mga pagbigay, naway i-bless nyo pa rin po sila, Panginoon, at ingatan po sila parati, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang panalangin sa kanila ni Jesus. Amen. Sige po, pwede po tayo magbigay. At ngayon naman po, tinatawagan ko po si Brother Angelo para po sa pastoral prayer. Good afternoon po sa ating lahat. Magandang hapon din naman. Happy Lord's Day. Yan. Masaya kami na dito kami ngayon ng family ko. We've been away for a week. Doon kami kanila Brother Rico halos next day. And salamat sa Diyos dahil napaka-hospitable ni Brother Rico at ni Sister Mia. Talagang nabusog kami. I think I gained 15 pounds. Mas umigip yung necktie ko. Bubuli na naman ako ng mga kaibigan natin. Ayan, bukod doon, nagpapasalamat tayo sa Panginoon because God has been gracious that I was able to minister nung Monday hanggang kahapon. No? Napakaraming pagkakataon na nakapag-minister tayo doon. Prayer natin na yung mga nakarinig ng Ebanghelyo for the whole week, nakapag-hayag tayo ng salita ng Diyos, ay sila ay manampalataya kay Kristo. That God will grant them repentance and grace that they may come to know the true Savior through the unadulterated gospel comes from the Word of God. So this afternoon, we're gonna pray. May mga patuloy tayong papasalamat at ipapanalangin. Unang-una sa lahat, papanalangin natin ang matiwasay, successful, no? Nakapanganakan ni Baby Hugo. Salamat sa Diyos. Kahit may mga aberyan na pinagdaanan sila, Sister Joanna and si Brother Richard, ganun pa man, ay naging safe ang delivery at healthy po si Baby Hugo at ang minamahal natin na Sister Joanna. Patuloy natin panalangin ang provision ng Panginoon sa mga needs nila as a family. At alam ko may mga kakailanganin pa sila sa mga panahon ngayon, no? So if you can extend any help, alam naman natin yung mga basics, no? Patuloy natin silang tulungan. Ganun din, panalangin din natin sa Panginoon yung isa pang nagdadalang tao, si Sister Roberta. Nag-ano siya, no? Nag-spotting siya kahapon. Ngayon, wala pang update sa akin si Brother Dennis kung kapusta na si Sister Roberta. Patuloy natin siya panalangin that the baby will be safe. And in-announce na, no? Alam, is it right for me to say kung anong gender? Baka may pasabog si Dennis. Para ako yung huli nakaalam eh. Tapos kinik niya ako doon sa GC. Grabe ka, Dennis, ha? Kinik niya nga ako sa GC. Oo. Yung GC ni Bitoy. Gulat ako pa ito, kinik. Ewan ko nga eh. Kinik din tayo. Parang pinaalam lang. Napindot lang. Napindot lang. Ayan. Pero ano yan. Salamat sa Diyos na relatively safe naman yung baby. Pero patuloy natin panalangin at kumbinsihin natin si Roberta na magpahinga. Parang awa niya na. Ayun. Ayun, panalangin natin yung provision ng Panginoon sa kanilang pamilya. At we also pray na maging healthy sila hanggang sa kapanganakan and beyond. Panalangin din natin sa Panginoon si Sam, ang kapatid ni Sister Mia, no? Ang tawag dito, sister-in-law ni Brother Rico na nakapakinig ng gospel nung nakaraan. Alam ko,
Brother Rico and Sister Mia has been diligent in sharing the gospel to their sister. Pero nung time na yun, nagkaroon ng pagkakataon, in-address natin yung mga kailangan address pagdating sa faith niya. I pray na ito ay maging fruitful, na mabuksan ang kanyang isipan, na manampalataya siya sa kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. siya ay maligtas din po. Papanalangin din po natin yung covenanting process natin patuloy na ito ay maging fruitful at yung paghahanap natin ng place. To my understanding, meron ng mga efforts sa paghahanap ng place para sa event na yon. May the Lord grant us a good deal, no, para sa hinahanap natin lugar. Ganun din po, ipanalangin din natin yung proseso po ng selection ng elder for this congregation in the future to be a bona fide church sa aking pagkatao, sa aking katauhan, no? May mga nakausap na po ako ng mga dati kong kasama na kasi eventually you will in due diligence you may need to ask them kung anong klaseng tao ako, anong background ko. So may mga list tayo siguro na ibibigay para mapagtanungan nyo kung for further evaluation, no, sa aking background, since ako lang naman yung nominee dito for eldership. So panalangin natin yung patuloy na ang Diyos ang magbigay sa atin ng karunungan sa pagpili at maging maingat, no, sapagkat ito ay napakabigat na hindi lang posisyon, napakabigat na trabaho ng pastor. Kaya po, ganun, in connection to that, may series po tayo ngayon, start na po today. Mamaya ay papaliwanag ko, no, kung ano yung series natin at para saan ito. Sige po, tayo po yung mukha at manalangin. Aming Ama, salamat o Diyos sa iyong biyaya sa amin na kami po ay nandito, makarinig ng iyong salita, makapagsama-sama na sambahin ka sa Espiritu at Katotohanan. Simula pa lang sa aming pakikinig, Lord, ng mga devotion, mga Bible class, hanggang sa aming pag-aawitan, sa exhortations. Salamat o Diyos dahil pangalan mo lang na itataas, hindi yung mga emosyon namin, hindi yung mga personalidad namin, kundi ang salita mo o Diyos, yung nagiging sentro ng aming panambahan. Kaya salamat dahil kami ay nandito ngayon, hindi upang ma-conscious sa anumang nararamdaman namin, kung ito ba'y magsasatisfy sa amin, kundi Lord, yung nais namin ay may taas lamang yung pangalan at ma-edify namin ang isa't isa, na mas concerned kami, Panginoon, sa welfare ng kapatiran kaysa sa aming mga sarili. At salamat o Diyos dahil hindi namin ito magagawa, hindi namin ito maiisip po, hindi dahil sa tulong mo na patuloy nagpapabanal sa amin. Kaya sa orsa ito, itinataas po namin ng may kababaang puso ang mga petisyon na ito. Unang-una, Panginoon, sa pasasalamat namin sa safe delivery ni Sister Joanna kay Baby Hugo. Salamat, Lord, sa provision nyo sa pamilya nila ni Brother Richard, sa kalakasan, Panginoon, sa good health, even Lord, sa mga pambayad, sa mga bills nila, Panginoon. Salamat o Diyos dahil kayo patuloy nagpo-provide, kayo nag-extend, Lord, ang inyong mga kamay. At salamat dahil kayo ay nananatiling tapat sa kailang mga buhay. Nataas din po namin, Panginoon, ganun din po si Sister Roberta na ngayon po ay kasalukuyang dadalang tao rin. Sila po ni Brother Dennis ay patuloy pong ingatan. Baby sa sinapupunan ni Sister Roberta ay maging safe, na laman po namin na may pagdurugo, may spotting, Lord God. Dalangin po namin na hindi ito maka-apekto negatively sa kanilang baby. Bagkos, Lord, mas lalo lumusog at lumakas ang mag-ina, Panginoon, ni Brother Dennis, at kung ano pa man yung mga pangangailangan namin ay nila, Panginoon, sa panganak ni Sister Roberta and beyond, gamitin nyo kami na maging channel of blessing to them. Yung provision nyo, patuloy nyo pong igawad at patuloy nyo silang gabayan at bigyan nyo po silang karunungan kung paano nila maingatan lalo pa ang pagbubuntis si Sister Roberta. At tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang kapatid ni Sister Mia na si Sam. Nakarinig po siya ng Ebanghelyo. Salamat o Diyos sa oportunidad na iyon. Dalangin namin, Lord, na kayo patuloy na kumilos sa kanyang puso't isipan, that you grant her grace and repentance that she may be saved.
And hindi lang ito manatili sa kanila, Panginoon, kundi ito'y magbunga hanggang sa mga iba nilang mahal sa buhay. Kaya kami po'y nananampalataya na sa matapat na paghahayag ng iyong salita, kumikilos ka, Panginoon, dahil buhay ang iyong salita, ito'y nagliligtas kung paano kami niligtas nito. Kaya ito po'y kinakatiwala namin sa iyo, O Diyos. At ganun din po, tinadalangin namin ang covenanting process na patuloy namin in-undergo as a outreach. We pray, Lord, na patuloy niyo kaming samahan, lalo-lalo na, Panginoon, sa mga preparations na ginagawa para sa covenanting event. Ngayon pa lang, Lord, we pray na kayo po ang tumulong sa amin, Lord, na makahanap ng lugar that will be feasible para sa mga kasama namin sa ARBC, sa pag-gather namin sa January. At dalangin namin, Lord, na makita namin yung best deal, Panginoon, na hindi kami mahihirapan sa financial side, Lord God, na mag-fit sa pangangailangan ng event na yon, Panginoon. At ganun din, Lord, tinataas namin yung patuloy na pag-evaluate sa akin bilang nominee for eldership sa kongregasyon na ito. Dalangin po namin na bigyan nyo kami ng kasipagan, diligence sa pag-evaluate sa nominee at magawa namin, Panginoon, yung dapat gawin para mas makilala namin ng isa't isa. At higit sa lahat, Panginoon, bigyan nyo kami ng bukal na puso, Lord, na gagawin namin ito hindi dahil sa mga biases namin, kundi dahil, Lord, nais namin yung best, Lord, para sa paghahayag ng salita sa panguna ng iglesia na kung saan kami ay kasama, Panginoon, eventually. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo nga po kong ingatan, Lord, sa journey na ito, ang kababahang loob, ang patuloy po igawad sa akin at sa aming lahat, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, sa patuloy na yung pag-aaral ng iyong salita, ang pangalan mo lamang ay may taas sa aming kalagitnaan at dalangin namin sa aming mga marinig, patuloy mo kaming turuan, patuloy mo ipaintindi sa amin ang iyong salita na nagbabago at nagpapabanal sa amin. Salamat o Diyos, dahil kayo ang may kapangyarihan upang magbago ng mga puso, kayo ang may kapangyarihan magligtas, kaya ito pong mga bagay na ito ay maingat po na yung binabalik sa iyo ang mga pasasalamat at pagsamba at pagdakila sapagkat ikaw lamang ang may kakayanan na magligtas at magpanatili sa amin. Pamdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po, gaya ng sinabi ko, we are on our new series, 2 weeks tayo, series break, more on the gospel. At napakaganda ng mga review kanina, no? Yung mga narinig kong mga responses sa ating pag-aaral sa mga nakaraang linggo. Ngayon po, ang bago nating series ay pinamagat ng Biblical Eldership. Biblical Eldership. So, everything that has to do with Biblical Eldership, yun pong pag-aaral natin yun, in connection with our process of selecting our elder for this soon-to-be bonafide church. At ang part one po ay pinangamagatang the necessity of sound preaching in the church. Ulitin ko po, the necessity of sound preaching in the church. So, this afternoon, naiyakap po lahat ay tumayo upang atin pong basahin ang ating haliging salita ngayong gabi, ay ngayong hapon. At sabay, samahan niyo po ako sa pagbabasa po nito sa 1 Timothy chapter 1, verses 3 to 11. Ulitin ko po sa 1 Timothy chapter 1, 3 to 11. Ito ang salita ng Diyos. Verse 3, as I urged you when I was going to Macedonia, remain at Ephesus so that you may charge certain persons not to teach any different doctrine, nor to devote themselves to myths and endless genealogies, which promote speculations rather than the stewardship from God that is by faith. The aim of our charge is love that issues from pure heart and a good conscience and sincere faith. Verse 6, certain persons, by swerving from these, have wandered away into vain discussion, desiring to be teachers of the law, without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertions. Verse 8, now we know that the law is good, if one uses it lawfully. Understanding this, the law is not laid down for the just, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers, for murderers, the sexually immoral, men who practice homosexuality, enslavers, liars,
perjurers, and whatever else is contrary to sound doctrine. Verse 11, in accordance with the gospel of the glory of the blessed God with which I have been entrusted. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y makakaupo. Ito pong 1 Timothy ay part ng pastoral epistle na sinulat po ni Apostol Pablo. Ito po ay makikita natin na mayroong dalawang bahagi, 1 and 2 Timothy. Ang sinulatan po nito ni Pablo ay si Timoteo, na kung saan ito po ay bahagi po ng apat na mga epistle, pastoral epistle ni Pablo sa mga individual. Ang mga personal epistle, which is this book of Timothy and Titus, ay parehas po na pastoral epistles. Nandun po yung sulat ni Pablo kay Timoteo, na dalawang bahagi, at yung kay Titus at kay Philemon. Si Timoteo lang po, no, ang kaisa-isang tao o leader ng iglesia na nakatanggap ng dalawang liham, personal letters. So makita natin yung closeness nila, at marami nagsasabi na ang relationship ni Apostle Paul ay kay Timothy ay intimate like a father. And mind you, to make a picture kung gaano sila ka-close, kilala po ni Pablo ang kanyang magulang, yung kanyang ina na si Eunice, at ang kanyang lola na si Lois. Both are believers. Mananampalataya po. At sila po si ang kanyang mother na si Eunice at si Lois, ang kanyang grandmother, are the ones responsible in building up the faith of Timothy. Tandaan natin, si Timoteo po, ang tatay niya isang Griego, isang hindi-Hudyo, Hintil, at si ang kanyang nanay naman na si Eunice ay Hudyo. So makikita natin doon yung importance ng mga mothers in building up the faith of their children. Imagine, isang nanay na simpleng housewife na kapag palaki ng isang pastor, no? Kaya wag nating memenusin yung impact ng isang nanay. Wag nating isipin, housewife lang po o nanay lang po, wala akong may pagmamalaki. Eh well, hindi naman talaga natin kailangan magmalaki, pero makita natin yung impact ng disenyo ng Diyos pagdating sa pagpapamilya, kung ano yung bigat ng responsibilidad ng nanay sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. No, one of our children might be the kind of Timothy, no, sa lalong madaling panahon. Kaya kailangan maging diligent tayo in teaching them. So nakita rin natin na si Timoteo ay naging kasalo rin ni Pablo sa mga paghihirap. Siya ay nakulong din kasama ni Pablo, at ito po ay isang experience na unique for them. Even sa study pa nga, pinakikita na ang nag-circumcise kay Timothy sa kanilang pag-express ng faith nila ay si Pablo pa. So ganun ka tindi yung kanilang connection. Ito po ay naisulat ng AD 63 to 66, meaning papalapit na ng papalapit sa fall ng Jerusalem. Iba na yung kumbaga patindi ng patindi mga pangyayari. This was the time when Paul was imprisoned the second time na siya ay nakulong. Dito po ito na sulat. Makikita natin na may mga pag-aaral patungkol sa kabuuan ng sulat po ni Pablo kay Timoteo ay nakatutok po sa pananampalataya, sa doktrina, paano isinasabuhay ang doktrina, ano yung mga qualifications ng mga elders as Timothy, as one of the elders of the Church of Ephesus, ay nakita natin doon, hindi nagkulang si Pablo sa mga paalaala, especially on how to deal with the dangers of the local church. Nandun yung mga false teachings, mga false teachers, at yung mga pwedeng maging issue in finances, in dealing with people, in dealing with leaders. Lahat po ito ay nabanggit.
So sa ating pag-aaral, sa ating series ng pag-aaral about biblical eldership, isa to sa mga haligi na ating titignan kung ano yung sinasabi ni Pablo na biblical way of selecting elders and leaders of the church. Whether elders man yan or deacons, both are office bearers. Tandaan po natin, for starters, elders are pastors. Pastors are elders. No, kapag sinabi natin elders, yun yung mga may pastoral office. Hindi po yung dalawang magkaibang posisyon. Ngayong araw na ito, in October 22, kahapon pala, hindi yun, 23 pala ngayon, kasi 2 weeks, puro mga kamatayan ng mga martir ang pinag-uusapan natin. Sabi ko, masyado namang depressing yata kapag puro namamatay. Palitan natin. Kahapon, ay supposed to be in October 22, 1844, ay dumating na si Kristo. Dapat yun yung date ng pagbabalik ni Kristo. Bakit po? There are these believers na nabudol ng isang Baptist preacher named William Miller sa kanyang kakaibang paraan ng pagkakalculate kung kailan nangyayari ang mga historical events sa Biblia at sa kanyang pag-aaral, imagine, no? From Genesis to Revelation up to the present time, na predict niya kung kailan darating si Kristo. And in his calculation, na calculate niya na darating si Kristo ng October 22, 1844. So can you imagine that? Naiwan na pala tayo, baka totoo yung naiwan sa rapture, left behind. No, tignan natin kung ano nangyari. Dahil sa ganung katuruan, dahil sa kanyang magaling na pag-aaral ng sasabi nating magaling kasi talagang sinuong niya ang history, no? If there's one thing na magandang na i-contribute niya ay somehow yung mga dates ng mga previous events sa biblical history ay nalagyan ng maayos na mga dates. But he went overboard. Sa kanyang karunungan, sa kanyang sariling kapangahasan, naisip niya, oh, kung nakita ko yung mga dates before, it is not impossible to predict the return of Christ. Basta sundan ko lang tong formulation ko of counting the dates. So what he did was, nagbigay siya ng prediction. At dahil sa galing niya, dahil imagine, simula Genesis, no? Sa in the beginning, meron pa nga na-predict kung kailan nagsimula ang mundo. Matindi. Hindi lang pagbabalik ni Kristo, ay kanyang pinakita ito sa mga tao at marami ang nanumpalataya sa kanyang katuruan. So, William Miller gained a large following, predicting that Christ will return on October 22, 1844. At yung theory niya at yung kanyang mga interpretation ay sobrang labo kung titignan. But to the untrained eye, to those who are not diligent in studying the Word of God, doon sa mga hindi maingat, sinabi na nga, no one knows the day or the hour of Christ's return. Doon pa lang, tapos na usapan. Pero dahil mas gusto nila yung mystical, yung new knowledge, yung higher knowledge that we can tap on, gaya ng sinasabi ng mga, anong tawag doon? Gnostics, back in the day, yun na yung problem nila. Gnosticism, meron silang alam na mas mataas na katuruan o revelation na loko po sila. As many as 100,000 followers. Imagine, kulto. 100,000 followers. Kaya nga hindi ibig sabihin marami kayo, tama kayo. Hindi yun ang basihan. Hindi ibig sabihin maraming naniniwala, tama. Huwag kayong magpapaniwala sa multitude. Huwag kayong magpapaniwala sa marami. Dahil dito, ang nangyari po, William Miller has predicted the date, nagkaroon siya ng cult following, and sa mga templo nila na ginawa, makeshift temples and mga places of worship, naggather sila sa mga hillsides at kung saan-saan, ito po ay tinawag nila na Meet the Bridegroom rallies.
meet the bridegroom. Sabihin, harapin na. Alam niyo yung sa kasal, yung kapag papalapit na. Kung napanood niyo yung mga kasal, no? Nandito yung lalaki sa altar, tapos yung babae lalapit. Ganon yung idea na imi-meet nila ang Diyos. Now, there was this person named Maxwell Pearson Gaddis who attended yung isa sa mga events nila o mga rallies. At siya yung nag-report kung anong nangyari. Sabi po niya, "When the midnight came and Christ had not returned, people grew restless." Alam nyo, nakakalungkot kasi nakaka-relate ako dito. Nalulungkot ako kasi nakaka-relate ako. Because on October 28, 1992, supposedly bumalik na si Kristo. Dahil yung parents ko ay nabudol din at kasama ang buong family, na napaniwala kami na may prediction ng isang Koreanong propeta na darating daw si Kristo. Now, October 28, 1992. So as I was reading this, I can relate. Naramdaman ko yung restlessness. Eh sabi, alas 11 daw darating si Kristo. Sila alas 12. When we were there in that gathering place na kung saan dabalik daw si Kristo, lahat kami ay excited. Pero habang papalapit na papalapit, nandiyan na, restless ka na, anxious ka na, darating ba talaga? And then, ang sabi po ni Maxwell Pearson, "When midnight came and Christ did not return, people grew restless. Some walked out." Nag-walk out na. "One person said, allowance must be made for differences of the latitude and longitude between the Palestine and the U.S. They're making excuses. Ay, baka parating pa lang si Christ kasi kailangan na i-consider yung geography, yung geographical location, yung longitude and latitude ng Israel, ng Palestine, at ng US, kung paano ba ito mangyari. So they're making excuses. At about 1 o'clock, one of the leaders rose and said, I never did fix upon the precise time myself. Hindi naman talaga ako naniwala. Hindi naman talaga ako nag-expect na merong precise na oras. Basta kung dumating, dumating. Sabi niya, and I always told my brethren they would get into trouble if they did. Hugas kamay. So, merong gumawa na excuse, meron man naghugas kamay. Sinabi ko nga sa kanila eh, makapahamak sila kapag naniwala sila. Pero nandun siya. But they would not listen to me, but followed other leaders. I believe the most important thing after all is to be ready. Dito may punto siya. Ang importante naman talaga, kaya nga sinabi ni Christ, no one knows. Kasi, ang kailangan gawin ay maghanda anytime. The imminent return of Christ. Humiliated by what has been called the great disappointment, ang tawag nila dun sa event na yun ay the great disappointment. Ang tawag sa mga naniniwala kay William Miller ay Millerites. Sabi dito, some Millerites shocked their faith completely. Tumalikod sila sa kanilang pananampalataya. Kasama doon yung Christianity. Kasi Christian naman ang kanilang background. Led by Miller, ito yung nangyari. Others formed the Adventists. Imagine that, Seventh-day Adventists. The majority returned to more traditional churches. Karamihan naman sa 100,000 ay nagsibalik sa kanilang mga traditional na iglesia. Can you imagine the trouble? Can you imagine the great disappointment? Because of one person preached something that is not true. And can you imagine, sinasabi dito na the majority returned to more traditional churches. Imagine natin, sa 100,000 ng mga parokyano nila, sabihin natin, 85,000 na nagbalikan sa mga dati nilang church. Anong baon nila? Baon nila yung kanilang mali pa rin na pag-interpret. Nandun pa rin nananatili yung mga mali nilang pag-intindi. Kasi ang problema ay hindi lang yung false teaching, hindi lang yung false teacher, pero yung laman ng puso nila that they don't really love the Word of God. What they want are the controversies, yung mga bagay na mapagkikiliti lang o magpapa-hype sa kanilang damdamin. So this afternoon, what we want to achieve is to understand this, that the centrality of our worship of the church, that the centrality of our worship as a church
is through the faithful preaching of the word of God by faithful office of office bearer of the eldership. Ulitin ko po, ah, the centrality of our worship in the church is through the faithful preaching of the word of God by faithful office bearers of the eldership. Failure in fulfilling that mandate, the church might prove itself to be a false church. Failure in fulfilling that mandate, the church might prove itself to be a false church. Ang central centrality ng pagsamba natin tuwing Lord's Day ay hindi yung pag-aawitan, pagsasayawan, hindi yung praise and worship na tinatawag na nakasentro sa feelings ng tao. Naalala ko dati, sa pinanggalingan namin, ang nasa gitna or ang nasa nakikita mo sa harap ay hindi yung pulpito yung prominent. Ang nakita mo madalas yung banda, yung instruments. Mas mahalaga pa yung kantahan kaysa sa preaching ng Word of God. And no one can deny that if you came from that kind of persuasion. Dumarating pa sa point na sasabihin, even I have experienced that saying na, hindi na kailangan mag-preach kasi bumaba na ang banal na espiritu. May nagtumbahan na, may nag-iyakan na. But that's not the central focus of any worship in the church. The centrality of the worship of the church is the preaching of the word, the hearing of the word. Yun yung kalagitnaan. And you know why people will find this gathering boring? Because what they want to be is entertained. They want to be entertained. They want their ears to be tickled. And if you're serious in learning who God is, you will be serious in looking for a church that is preaching the unadulterated gospel. Na ang sentral ng kanilang pagtitipon ay ang salita ng Diyos. And what we're doing right now, simula kanina umaga, na naghahayag na salita ng Diyos, simula sa devotion hanggang sa Bible class, hanggang even sa ating pag-review, hanggang sa oras na ito, hanggang mamaya, ay pagsamba sa Diyos. Yung pag-aawitan ay hindi yun ang pagsamba lamang sa Diyos. Parte yon ng pagtitipon ng pagsamba natin sa Diyos. Bakit natin binabasa ang mga lyrics ng kanta? Bakit meron tayong inaawit at naglilid lang gitara? At kahit wala pang gitara, kakanta tayo. Bakit? Kasi ang focus natin, yung hinahayag ng awitin natin ng mga imno at mga salmo. Sa madaling salita, word pa rin ng Diyos ang focus natin kahit sa ating pag-aawitan. Hindi yung feelings na kahit anong bigat ng tugtugan, kahit anong upbeat ng tugtugan, kahit napapakilig ka, napapaindak ka, wala yung benepisyo sa yung spiritual na buhay kung hindi mo naririnig at naihahayag ang salita ng Diyos. Kaya napaka-importante po na malaman natin ang katotohanan ito pagdating sa pagsamba. Pero hindi po regulative principle of worship ang topic natin. Ang topic po natin ngayon ay ang kahalagahan ng paghahayag ng malinaw at purong salita ng Diyos. The lives of William Miller are not just a blight in Christianity. Hindi lang sila yung mga dungis sa Christianity, but were actively used by the devil to somehow, the devil is thinking that they can sabotage the work of Christ in his body. Hindi sila mga inosenteng nagkamali lamang. Ngunit sila ay ginagamit, they are agents of Satan. That they're maligning the gospel. Nililito nilang mga tao, tinitwist nilang scriptures so that they can inject destructive heresies. The destructive heresies had a deep, malalim, and profound, malawak na effect on the lives of the deceived. And as a result, false churches were created. Ano bang naging resulta ni William Miller? The Adventist churches, yung mga kulto, naglabasan. And for sure,
yung sabihin nating 80% doon sa 100,000 nagbalikan sa mga traditional churches nila, walang mabuting mayaambag yun. Maybe a lot of them are false converts. At pag sila'y nagbalikan sa mga pinanggalingan nilang churches, magdadagdag lang sila doon ng confusion. Magkakalat sila doon. Kaya napaka-importante na sinasabi ni Pablo kay Timoteo, ingatan mo ang salita ng Diyos. Maging maingat. Sawayin ang mga nagtuturo ng mali. Call them out. Here's the point. If the church will not do its due diligence in selecting qualified men in the pulpit, the church, in effect, is enabling false teachers to take charge. Kung hindi daw magiging maingat ang iglesia sa pagpili o magsipag sa pagkilala, sa pagpili sa mga dapat tatayo sa pulpitong ito, in effect, ang resulta nun ay hinahayaan nila na ang mga maling tagapagturo, false teachers, ang mag-take charge, ang manguna sa pulpitong ito. Bakit may kibuloy? Bakit merong mga false teachers na naglipa na gaya ni Rick Warren, gaya ni Benny Hinn, sino yung malaki yung katawan? Stephen Furtick. Bakit may mga ganun? Kasi hindi nag-ingat na for a time, their churches were orthodox somehow. Na meron silang tama namang katuruan, pero hindi sila nag-ingat, hinayaan nila na mag-rise up yung mga false teachers amongst them. At yun ang pwede mangyari sa Efeso. Kaya with a warning ni Paul, si Timothy na, ay, sawayin mo yan. At binabahan niya kung ano yung standard, yung qualifications. Dahil kailangan mag-ingat. Paano nag-rise ang false teachers sa mga iglesia? Kasi merong isang mananampalataya na nagsabi, ay, basta ako, kay Lord lang ako makikinig. Hindi ako titingin sa tao. By all means, tignan mo yung taong tumatayo sa pulpito. Bago siya dapat makatayo dito, ay may diligence in selecting siya ba talaga ay tinawag ng Diyos? Siya ba talaga ay pasado sa kwalifikasyon? Ang sarap kasing sabihin na, sa Diyos kasi ako tumitingin. Huwag tayong tumingin sa tao. Huwag tayong titingin lamang sa tao. No, that's an escape. That's an excuse. Hindi ko naman sinasabi na every time nila mamulis tayo. Kumusta ka ba dyan, brother, sister? Grabe yung buhay mo, ha? Hindi ka nag-pray kanina. Sumubo ka kagad. Hindi yun ang punto. Ang punto natin dito ay yung diligence ay nangyayari in the context of the congregation. That we care. We care about this pulpit. We care on who will stand here. Iniingatan natin. Kung sino man tatayo dito ay karapat-dapat. And that's the reason why I stepped down. Ako ay bumaba sa posisyon ng pastoral kahit ordained ako from the church that I came from. Bakit? Kasi kasama nyo ako. Hindi pa man tayo covenanted, kasama nyo ako in due diligence na inaalam natin. Ako ba talaga as a nominee ang karapat-dapat o qualified para magturo sa inyo, mag-lead sa inyo? It is a work of the congregation. It is of the work of the church. Hindi tayo isa-isa lang dito. Hindi dito para sabihin natin na kung sino lang dyan yung tumatayo na o magaling magsalita o may impluensya sa atin, siya na. Hindi. Mabigat po ang kwalifikasyon. So again, the point here is if we don't take charge in selecting with due diligence kung sino ba ang dapat karapat-dapat dito, ay hinahayaan natin na mamayagpag ang mga false teachers and false teachings. Nagiging enabler tayo. Anong part ng due diligence natin? Itong series na ito. Kaya nais ko, huwag kang kumurap ngayon. Lagi, actually. Every time may preach dito, hindi man ako kung sino man ang nakatayo dito from the devotions, mga studies natin, kahit practice preaching man yan. Pakinggan natin. Let us do our part. Let us do our part. So in this text na binasa natin, there are two things na in-address ni Paul and Timothy. Two false teachings na major na in-address ni Timothy dito. First, yung myth. Second,
genealogies. Ano yung myth? Yung myth, these are mga stories or mga traditions not found in scriptures. Mali ba yung myth? Mali ba magbasa ng Greek mythology? Ay, mapupulot kayo mga aral doon, in fairness. Pinag-aaralan natin yan sa school. Whether in literature or anuman, pinag-aaralan natin Greek mythology. Kahit sa Bible school, pinag-aaralan yan, ang Greek mythology, yung mga mythologies. Kahit yung mga local folklores natin, yung mga stories natin, mga kwentong bayan, hindi naman masama aralin yun. But the problem in Ephesus, na-highlight yung myth as if ito na yung katotohanan. Masyado silang sumalig sa tradisyon. Kaya ang sabi ni Pablo, basahin po natin muli, as I urge you, when I was going to Macedonia, remain at Ephesus so that you may charge certain persons to not to teach any different doctrine, nor to devote themselves to myths and endless genealogies. Yung myths and endless genealogies ay nakalinya po siya sa different doctrine. No? Kailangan maging maingat. Bakit? Ano bang pinopromote nung myths and endless genealogy. Sabi dito, which promotes speculations rather than the stewardship from God that is by faith. Anong binubuo nito? Speculations. Ano may speculations? Haka-haka. Unstable. Instability. Imbis na nandun tayo nakatayo sa solid rock ng Word of God, nagdadagdag. At kapag ito'y pinabayaan, anong mangyayari? Bakit? Sa pinanggalingan nating Roman Catholic Church, ang daming mga pamahiin yung matatanda. Bakit? Kasi kinakailangan ng reformasyon. Dahil maraming tinuturo sa Roman Catholic Church na hindi naman biblical but only based on myths, legends. Mag-scapular ka para safe ka sa mga aswang. Pag tinanong mo yung pare, sila mismo magsasabi, hindi naman totoo yun. Oh, but dating na lang sa East, mag-pray tayo ng Angelus para maiwas tayo sa mga impacto at mga impactita. History pala sa Philippines, kapag alas 6 na, wala pang alas 6 ng gabi, kaya ang mga pare, sinabi and encourage yung mga Pilipino, pag mga gatong oras na, magtipo na mga pamilya kasi may demonyo, may diablo dyan sa labas, akainin yung mga anak nyo o ano. Yung pala, iniiwasan nila yung maglakad-lakad yung mga tao sa labas para ma-pinpoint nila sino ba yung mga tulisan, yung mga rebelde, kasi yung mga gabi lumalabas para magtipon-tipon. It's control. At sinalang-alang nila yung katotohanan na wala naman talagang mga impacto at impactita pagdating ng alas 5 pataas. Mas maaga sila eh. Okay? Ang punto lang dito, dahil doon sa maling tradisyon, dahil sa mga maling mga mito, naliligaw ang tao. Anong isang araw, no? Ay, last week, nire-review ko yung devotion ni Brother Rico, yung mga Rizalista. Paano naging Diyos si Rizal? Dahil sa mga myth. Hindi naman katotohanan. Pero Christianized nila. Nagkaloko-loko ng teolohiya. Huwag natin sabihin, eh, mga kulto kasi yun. Eh, saan ba sila nagsimula? Bakit may mga kulto ngayon? Nagsimula rin yan sa Orthodox. Na naligaw sila. Kaya iniingatan ito. Now, the second one, genealogies. Ano genealogies? These are the Pharisaical tradition. So, ano siya sa Jewish tradition? And the error of putting it as an addition to be saved. Yung mga genealogies na, oh, kailangan, kabisado natin, who beget who, sino yung kanununuan, bakit? Eh, kailangan masusug mo kung saan ka ba ang gagaling, kasama yun. Titignan nila kung kanino bang linya. These are things na ginagamit nila na wala namang masama pag-aralan yan, but again, it creates speculations. And speculation, if not treated or hindi ito binangga sa lens of the gospel, ano na mangyayari? Nagbabago yung focus ng tao. Kaya nga sinabi ni Pablo, kung sa spiritual pedigree lang, I am the Jew of Jews, circumcised in the eighth day. I am from the tribe of Benjamin. Lahat na sinabi niya, kung Hudyo ka, mas Hudyo ko sa'yo.
Hindi ito patungkol sa linyahan natin. Parents ko, Pharisee rin. Malalim-lalim ang hukay ko pagdating sa tradisyon at sa lahi. Pero sabi niya, lahat yun, basura. Hindi ako doon nanggagaling. Baliwala lahat yun. I consider them all as loss compared to knowing Christ. So sabi dito, sa verse 4, nor to devote themselves to myths and endless genealogies which promote speculations rather than the stewardship from God that is by faith. Ano na isasalang-alang? Stewardship. Sa ibang translation, good order. Yung maayos na pananampalataya. Sabi nito, rather than the stewardship from God that is by faith, instead of placing our faith in Christ, itong mga taong ito, nangyayari na sa mga myths and traditions and genealogies na sila nananampalataya kung paano sila maliligtas. And if, again, if not treated, if those teachings are not condemned, kasama pa yung ibang doktrina, maliligaw sila. Verse 5, the aim of our charge, yung chinacharge niya si ano, no? Hindi yung pinapalakas yung battery, kundi sinasabi na ito yung gawin mo. Ang aim daw ng charge ni Paul kay Timothy, sabi niya sa verse 5, is love that issues from a pure heart and a good conscience and sincere faith. Tatlong bagay. Una, yung pag-ibig na nagmumula saan? Pure heart, a good conscience, and sincere faith. Doon muna tayo sa pure heart. What does it mean to have a pure heart? A contrite heart. A heart, not a heart of stone, but a heart of flesh. Purified heart. Ibig sabihin, nanggagaling sa isang believing heart. Ang pag-ibig na pinagmumulan na nanggagaling sa puso ng isang mananampalataya. Kung may uunahin kang problema, this is not your history, hindi yung tradisyon mo kung saan ka nanggaling. Ang problemahin mo ay yung mga kanununuan mo. No. Are you saved? Do you have a pure heart? Second, a good conscience. What is a good conscience? A good conscience is something sinabi sa 1 John na that our conscience, hindi tayo binabagabag nito. Bakit? Because God has justified us. A good conscience stems from justified soul, a justified heart, a justified person. Not only a pure heart, but someone who has been justified. Pinawalang sala. And the third one is a sincere faith. What does it mean to have a sincere faith in connection with love? Lahat yun connected sa pag-ibig. Sabi, our charge is love that issues from a pure heart, a good conscience, and sincere faith. What is a sincere faith? Sincere doctrine. Orthodox, yung tamang pananampalataya, tamang katuruan. Only a believer who is diligent in studying correct doctrine, na-scrutinize na yun, pinag-aralan niya like the Bereans, will continue to have or to maintain a good conscience and a pure heart. Bakit? Sabi sa salita ng Diyos, the psalmist said, how can I keep my heart pure? I have kept your word in my heart, so I may not sin against you. Paano yung good conscience nangyayari? 1 John 1:9. Bakit? Ano yung 1 John 1:9? Sabi, if you say you don't have sin, the truth is not in you. Yung katotohanan ng konsensya, binabagabag ka niyan at ang tamang response ng isang Kristiyano ay repentance. Nagre-repent siya. Bakit may good conscience? Kasi dinil niya yung sin niya sa Panginoon. And lastly, yung sincere faith, yung doctrine, sabi, faith comes from hearing and hearing the word of God. These are done with diligence. So this person, umiibig siya, this is the charge of Paul to Timothy, that this person should maintain a pure heart, a good conscience, and correct doctrine. And sincere faith. Why? Verse 6. Certain persons by swerving from these, may mga tao daw, certain persons, ha, hindi chismis, talagang may mga kasama sila,
in the Ephesian church. Nasabi, they swerved away from this, have wandered away into vain discussion. Ito yung mga pasaway. Imbis na inatupag na mag-maintain ng pure heart, kagabi sa pag-aaral natin. Kagabi ba yun o kanina? Binasa ko sa 1 John. Those who place their hope in Christ will continue to purify their hearts. Maglilinis ang kanilang mga puso. Pero sila hindi. Nag-wander sila away. Bakit? Naligaw sila ng lantas. They swerved, whether to the right or to the left. Bakit? Hindi nila iningatan ang kanilang una, mga puso. Pangalawa, ang konsensya. Pangatlo, ang doktrina. Ito yung target ng false teaching. False teachers are very crafty in making their way through your heart, through your conscience, and through your profession of faith. Iyan ang mga inaatake nito. Kaya sabi, verse 7, desiring to be teachers, this certain people desiring to be teachers of the law without understanding either what they're saying or the things about which they make confident assertions. Hindi naman sila talaga nag-aaral diligently, pero ang tatapang nila mag-assert na itong bagay na to ay tama, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos based on tradition, based on genealogies. Parang William Miller. Kasi magaling ako sa math, na-calculate ko kung kailan ang mga dates and whatnot, maniwala kayo sa akin. At itong mga to magagaling mang budol. Bakit? They show a certain facade of intelligence. Bakit may Elisoriano? Kasi talino niya eh. Ang daming bibilib kay Elisoriano. Bakit? Kasi talino niya. Ganun lagi. Ang talino niya. Wala akong marinig nang sabi, kasi ano siya, humble siya, or mahal niya ang Diyos, nagpapakumbaba siya. Hindi, bumurahin ka ba? No? Ngayon, patay na siya, pero ina-idolize pa rin siya ng maraming tao. He has made a lot of assertions based on his own knowledge, but it doesn't come from love. Hindi pag-ibig ang pinagmumulan. So, why does Paul take charge, Timothy a charge out of love to call out these false teachers? Why? Because number one, they are more focused on controversies and how to win arguments. Kasi yung mga yun ang focus ay hindi gospel. Aksayahin nila yung oras ng mga tao in proving themselves that they're right. Gusto nilang manalo sa mga kontrobersiya at sa mga pagtatalo. Pangalawa, they want to satisfy their sensuality instead of pursuing selflessness and holiness. Satisfy nila yung mga senses nila. Whether anong sense yung pinaka-prevalent sa kanila. Whether it's the in sensuality, in sexual immorality. Bakit ang daming mga false teachers, bila na lang marireveal, ay may mga ano pa sila, no? May mga kaso pala ng rape or mga ganon. Bakit? Because they have no control of their bodies. Ang gusto lang nila, masatisfy yung sarili nila, and this bleeds out in their lifestyle. Nagbi-bleed out yon sa kanilang pamumuhay. They're pursuing selfishness instead of selflessness and holiness. Kaya kailangan silang ma-call out. Why? Eh, hindi naman kasi ito harmless. Hindi ito remote. Ano ito? Nakaka-apekto ito mismo sa mga taga-Efeso. Bakit? Yung dinadamay dito ay yung mga member of the Ephesian Church and beyond. Kung paano si William Miller ay nakapag-epekto sa almost 100,000 of people coming from different churches. Sabi ko nga eh, again, yung iba doon tumalikod na talaga. Buti na lang talaga tumalikod na, nagpatuloy na sa kasamaan. Bakit? At least markado na. Pero yung mga nagbalikan sa mga churches nila, ilan kaya doon yung nagdala ng mga false teaching din? Na unchecked. Na inaccept lang nila ulit, ay salamat sa Diyos bumalik. Accept natin sila, yakapin natin sila ulit. Na walang maingat na pag-scrutinize or pag-evaluate sa kanilang profession of faith.
kung talaga bang mananampalatay yung mga to. Ang effect nun ay sa miyembro din. Sa mga kasama din. So, paano natin mag-identify itong mga taong ito base sa binasa natin? First, obviously, they twist the gospel. Ang target nila na talagang gibain, pilipitin, ay ang ebanghelyo. Yung kagad, yung obvious na makikita natin, they are twisting the gospel. Balikan natin, binasa natin kanina. As I urged you when I was going to Macedonia, remain at Ephesus so that you may charge certain persons not to teach any different doctrine. Yung any different doctrine dito, hindi lang ito patungko sa anumang doktrina. Hindi po problemahin ni Paul kung ang issue lang dito ay minor doctrines. The problema rin yun. Pero ang pinaka-focus ditong doktrina is the gospel. Wala kang makikita na winarningan ni Paul, especially sa Galacia, sabi niya, o sino man nagturo sa inyo kahit anghel o kahit ako ng kakaibang ebanghelyo, sumpain kami. Ganun kabigat yung charge niya. Tapos dito isipin natin, ay mga minor doctrines na siguro yung problema dito. Hindi. That's the main issue. They twist the gospel. Winawasak nila, pinipiga nila, sinisira nila, tinitwist nila ang gospel. Second, they are self-seeking. Baka sarili. Me. Kailangan may posisyon ako. Kailangan may meron akong sinasabi. Kailangan meron akong tinitingala ako. Ganon ang kanilang ugali. Number three, not able to love. Bakit? Eh, part nga ng loving is you care for the soul of the people, for their heart, and for their doctrine. Kaya tumatayo sa pulpito ang isang pastor because they care for the flock. Pinapakain nila, pinapalusog nila ang mga tupa. They care for their welfare. Pero itong mga taong ito, they cannot love. Kaya nga self-seeking sila. It then only proves that they are not Christians. They are false converts. Number four, promotes vain talk with no spiritual or eternal benefit of the to the hearers. Vain talk, yung pinopromote nila. Controversy. Kaya pansinin mo sa mga false teachers, karamihan, may focus lang sila isang bagay na paulit-ulit nila. Na yun ang pinaka bread and butter ng kanilang ministry. And karaniwan doon connected sa pera. Di ba? For example, sa G12, yung false gospel ng G12, yung pagpaparami. Yun ang focus nila. Kailangan dumami tayo. Pag di kayo dumadami, hindi totoo yung tinuturo kung ano paman. Pera. They promote vain talk with no spiritual eternal benefit to the hearers. Sa binasa natin kanina, sabi, certain persons, verse 6, by swerving from these, have wandered away into vain discussion because they themselves started from not caring about doctrine, not getting themselves checked every now and then with their faith, with their conscience, and with their heart. Sila mismo naligaw ng landas. At ang gagawin ng isang bulag, pag nag-akay ng bulag, saan niya dadalihin? Sa bangin. Pareha silang mapapahamak. Now, I want to, before we go to the next marks ng false teachers, gusto kong basahin mo natin yung verse 8 to the following verses. Sabi dito, now we know that the law is good if one uses it lawfully. Alam natin na mabuti ang batas. Sinabi rin ito ni Paul in Romans chapter 7. The law is good. It's not evil. What's the purpose of the law? The law is given by God not to save us, but to prove how filthy and wretched we are. Yun ang purpose kung ba't nireveal ang law na mawalan tayo ng pag-asa. Pero kapag ikaw, ang tingin mo sa law ay, wow, batas. Ito yung paraan ng aking kaligtasan kasi at least may ladder na pwede kong akyatin. Nagkakamali ka.
It is impossible for you to fulfill the law. So, now we know that the law is good, pero merong sinabi si Paul dito na tawag dyan, but if one uses it lawfully, kung tama ang pagkaka-apply nito, bakit? You can use the law and twist it to your own advantage. Tama ba? Tama ba? Maraming lawyer na naging liar. Ang daming abogado na imbis na ipagtanggol ang batas, ano, sila mismo yung yumuyurak sa batas. Ang daming police, military, nasa posisyon, mga senador, mga politicians, ang tinatawag mambabatas, tagapatupad ng batas na sila mismo ang hindi sumusunod sa batas. Bakit? In a biblical standard, law is good if you use it lawfully. Pag ginamit mo ito sa dapat niyang pagkagagamit. Pero kung ginamit mo yung batas, for example, the Judaizers, batas, kailangan magpatuli muna ang mga tao. Ano nangyari sa kanila? Ginamit nila yung batas, ginamit nila yung mga law and traditions at yung mga yung iba't ibang batas na ina-apply sa Israel as a way of salvation. And that's a destructive heresy. Verse 9, sabi dito, understanding this, that the law is not laid down for the just, but for the lawless and disobedient. Maintindihan natin na ang batas ay hindi binigay para sa mga matuwid, kundi para sa mga masasama, sa mga hindi sumusunod. For the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers, for murderers, the sexually immoral, men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers, and whatever else is contrary to sound doctrine, in accordance with the gospel of the glory of the blessed God with which I have been entrusted. Bigat nito mga kapatid, bakit? Pinapaliwanag ni Pablo na yung batas nito, you cannot use this to your advantage because this is not for you. This is against you. Unless you are using it lawfully, meaning if you are obedient to it perfectly. Hindi ito kakapit sa'yo. Walang ibabato sa'yo. Pero ano nangyari? False teachers are using the law to their advantage. Akala nila nandun yung bintahe nila. Sa paanong paraan? One of the marks, they want to teach but won't put on work of the diligent study and diligent observance of the law. Gusto sila magturo, binanggit kanina, gusto magturo, hindi naman nila intindihan yung sinasabi nila. Pero bukod doon, gusto nila na maging expert sila pero hindi naman nila sinasabuhay. They don't practice what they preach. Number 6, they abuse the law through legalism or licentiousness, either or, to sin by not treating the law correctly. Dalawang bagay. False teachers can be legalists, ultra-orthodox, bawal to, bawal yan, bawal lahat. Or, kabila naman, ay, hindi mo na kailangan gawin yan. For Christ has fulfilled the law. Hindi mo na kailangan maggawin yung, pag nagkasala ka, okay lang yan, kasi may grace naman. Okay lang mag-live-in kayo ng girlfriend mo, okay lang maging homosexual ka. Okay lang gawin to, gawin yan. Kasi love naman lahat. Pero makita mo si Pablo, napaka maingat niyang inisa-isa. Ito yung kababagsakan, if you are not applying the law lawfully. Bakit? In the picture of the synagogue, binabasa yung Torah. Binabasa yung law of the Lord. At sa pagbabasa nila, they are declaring kung ano sinasabi ng batas and at the same time condemning themselves. At sinasabi dito, ito yung mga dapat mong gawin, ito yung mga dapat mangyari, ito yung mga nangyari sa mga hindi tumupad, ito yung nangyari sa mga tumutupad, ito yung biyaya ng Diyos, pero di sila naniniwala sa biyaya ng Diyos. What they care is, how can I show that I am the best law keeper? Ako yung pinakamagaling dito, tuparin yung batas. Ako yung pinakamagaling.
Pero pag tinignan natin yung mga binanggit dito, ni isa dito sa mga kasalanan na binanggit, eh, ni isang tao hindi inosente. Lahat tayo bumagsak ni kahit isa lang dyan. Isa-isahin natin ulit. Understanding this, that the law is not laid down for the just, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers, for murderers, the sexually immoral men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers, and whatever else contrary to sound doctrine. O, doon na lang tayo sa liars. Sino hindi pa nagsisinungaling dito? Op. The moment you say na hindi ka nagsinungaling, nagsinungaling ka. Proving that the law is good. Proving that you are a liar. Kaya hindi ito magagamit, itong mga to. But they're still using it. Patuloy silang nagdadagdag ng judgment ng Panginoon sa mga ulo nila. Last week, ano yung thesis statement natin? Or yung point na, one of the point, binasa kanina ni Pearl, kalimutan ko na. Sabi doon, kapag ka yung paraan mo ng pagliligtas sa sarili mo ay tinuloy-tuloy mo pa, you're just heaping more wrath mula sa Diyos. Kasi hindi sumasapat eh. Every effort na ginagawa mo to keep the law ay dagdag na asunto labin sa'yo. Hindi pwede sabihin, oh, na-fulfill ko na itong isang to. Okay na, onti na lang, siyam na lang. No. Hindi mabukompleto yung sampu. And the moment you complete it, mas malaki. Bakit? Mas malaki problema mo. Kasi hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala ka sa sarili mo. Can you imagine that? Nakompleto mo lahat? Meron mo makakagawa nun? Wala. Pero ito nga eh, kung may nakakompleto man, lalong mas malaki ang asunto mo sa Diyos. Because you're a false God. So only God can fulfill the law. May controversy ngayon, no? Sa The Chosen. Sabi daw ni Christ sa movie or sa series, I am the law. Walang sinabi ganun sa Biblia. Sabi nila, teaching daw ng Mormons yun, na si Christ ay law. Yes, he is not the law. He fulfilled the law. These are false teachings na kailangan nating maintindihan, kailangan nating makita. So isa sa mga problema nila, they abuse the law through legalism or licentiousness, either or, by not treating the law correctly. Akala nila na they are doing service for the Lord by being lawful sa tingin nila, pero hindi. And you know what? Pag pinagsama-sama itong mga basura na to, inatake ang gospel, tinuruan paano maging self-seeking ang mga tao, hindi umiibig, walang ano tawag doon, mutual edification, at lahat ng binanggit yung anim na yon, anong result nun sa isang church, sa isang iglesia? Number one, it's chaos. Walang kaayusan. Yung binasa natin kanina in verse 4, sabi nito, nor devote themselves to myths and endless genealogies which promote speculations. Chaotic yan. Rather than stewardship, sa ibang translation, ginamit, or good order. Instead, na stewardship from God by faith, chaos. Ang gulo. Naranasan na ba natin to sa mga pinanggalingan natin? Ang gulo-gulo. Hindi malaman, ano ba talaga totoo? Ano ba talaga tatayuan natin? Bakit? Yung standard na babago. Depende kung sino yung magaling. Some law applies to some, and some are not. Pag kung sino yung puno, sinabi niya, oh, ganito dapat ang gagawin natin. Kung yung siya mismo ay nag-disobey doon, may excuse siya. Kung yung mga anak niya ay hindi sumusunod, excuse din. Pero lahat dapat mag-agree. That's very destructive. There's no order, only chaos. Second, division. Nakakalungkot, kapag nandun ka sa grupong may maling katuruan, pag ikaw yung umalis, ikaw yung nag-cause ng division. Dahil, ang lumalabas parang, dahil sa tamang doktrina, dahil sa Calvinism na yan, ang daming nasirang church,
Dahil sa mga reform na yan, nasira yung mga churches namin, nagwawala yung mga pamilya. Hindi nila alam, it is not because of the sound doctrine, but because of the false teaching. Because to begin with, kung tama ang katuruan, ba't madi-divide? So I'm saying, and I keep on saying, the truth is divisive. Yes, the truth unites for all those who embraces the truth, but also the truth divides. Bakit? It divides the true from the false. Correct, yung sound doctrine from error, pinaghihiwalay nito. So it causes division. Yung false teaching talaga nagco-cause ng division. But since we, yung mga nananampalataya sa totoong salita ng Diyos, ay hindi tayo papayag. So, by natural way or supernatural way ng Panginoon, tinatanggal niya yung kanya sa mga iglesyang ito. And number three, it causes death from various spiritual sickness. Ang term dito ni John MacArthur sabi niya, spiritual AIDS. You can die of thousands of heresies. Kung paano sa AIDS, hindi yung AIDS yung pumapatay. It's not the HIV. Ang pumapatay ay yung mga sakit na dumadapo sa isang taong mababa yung immune system. Kasi ang inaatake ng virus na yun ay immune system. Kaya usually, ang namamatay sa AIDS or HIV ay due to pneumonia, respiratory problems. Yun ang nagiging cause ng death nila. Ganun din po sa false teaching. It constricts your life. Akala mo buhay ka pa, pero namamatay ka na pala dahil may sakit ka sa spiritual na buhay mo. In conclusion, the necessity of hearing the gospel, sound doctrine of the gospel, necessitates faithful men who are able to handle the word of truth and not mess it up. Kung gaano kinakailangan, kung gaano ka-essential na marinig natin ang gospel, the unadulterated word of God, day in and day out, araw-araw, lalo na sa mga mananampalataya, para sa atin to. Eh, ganun din ka-importante, it necessitates, necessary, na makapag-rise tayo ng mga faithful men na kayang mag-handle ng salita ng Diyos at hindi ito masira. And they will not mess it up. So what should be our response? The church must pray. We must pray. Not only pray, but be diligent in selecting elders who will teach the unadulterated word of God. Manalangin tayo at pumili tayo. God alone can give the elders a gift to the church. So we must pray. We must ask. In Matthew 7, sabi, sino sa inyo na mga magulang na humingi ang inyong mga anak ng tinapay at bibigyan nyo ng bato? Sino sa inyo na mga masasamang magulang na pag humingi ang inyong anak ng isda ay bibigyan nyo ng ahas? So those who ask will receive. Those who seek will find. Those who knock, the door will be open. So ask. Ask God. Let's pray for this. Kaya tayo mag-start mag-ask. Dapat nung nakaraang taon pa. You should be diligent in praying for this, brothers and sisters. Why? Because the enemy is active. It's like a roaring lion. Ano yung roaring lion? Yung ingay niya, hindi yung agat yung problema. Hindi niya kailangang kainin ang isa sa atin para lang magkawatak-watak tayo. Pag umatungal pala yung leon at ikay matatakotin, tatakbo ka na. We must shut it down by the word of God preached in this pulpit. We must be diligent in praying. And mind you, the elder is a gift of God to the church. Ito yung regalo ng Diyos. Kaya nga sabi, kayong mga magulang, masasama kayo, no? Pero hindi niya ipagkakait sa anak niyo yung pangangailangan niya. Ano pa kaya yung mabuting Diyos? Magbibigay siya ng regalo. Hindi yon para ikalaki ng ulo kung sino man yung nominee. No? Oh, I'm a gift sa iglesia nito. No, it is the office na sinisigurado ng Diyos na marinig natin ang sound doctrine day in and day out. And every Lord's Day, mahayag ang salita ng Diyos. So as a believer, what should we do? Pray that God will raise
elders with S, plural. Ang nais natin ay plurality of elders. Hindi man sa taong ito, sa mga susunod na panahon, dumami ng dumami. Sa madaling salita, merong steady supply tayo ng mga men who are diligent o ma-deads man yung isa o mag-retire o kaya ipadala sa ibang mission o ano pa man, may papalit. We have a steady stream of qualified elders. And number two, if God is calling you in the ministry, pag tinatawag ka ng Diyos sa ministeryo, don't be selfish. Pag may pagkait sa iglesia, yung regalo ng paghahayag ng salita ng Diyos, ngunit ipagamit mo ang iyong sarili. And this is for the men. Baka nananaginip sa inyo, babae, no? Pastor, kasi nakakita ako ng vision. Papastora daw ako. May desire ako to preach. Hindi yon. Alam natin, later, sa mga susunod na part ng series natin, pag-uusapan natin kung anong role ng babae sa church. And that's not pastoral office. So you must pray, be useful. Hindi man dito sa pulpito, as a pastor, hindi man office bearer, pero if you have the gift of teaching, paggamit natin sa Panginoon. Kasama doon yung due diligence in studying and living a holy life in mortifying sin so that we'll be ready kahit anong oras tayo tawagin ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. And number three, beware of false teachers and their teachings, but give double honor to those who are taking care of your soul. Tama na maging aware tayo. We'll be beware of the false teaching and false teachers. Okay yun. Pero wag naman sana dumating na puro ano tayo, no? Yung false teacher and false teaching ang focus natin. Napapabayaan natin yung welfare, yung double honor na para sa elder ng simbahan na nag-aalaga sa inyong mga kaluluwa. Anong mga benepisyo sa iglesia kung lagi nating binabanatan si Oriel Balano ng G12 Philippines, sinasabi natin, yung false teacher na yun, pera-pera lahat yan. Pera-pera lahat yan. Pero hindi naman natin ino-honor yung elder na maingat na nagturo ng salita ng Diyos. Ang daling magsabi, false teacher ka, expose, expose, expose. Pero wala kang kinaiba kung hindi mo rin ginagawa yung part mo in taking care of or giving double honor to those who are diligently preaching the unadulterated gospel. To the unbelievers, if this is the first time that you've heard this, let me tell you that the gospel is the finished work of Christ. Hindi ito patungkol sa pagpapayaman. Patungkol ito kung gano'ng kakasama at gano'ng kabanal ang Diyos. Kung gano'ng kawalang kapag-asa na hindi neutral ang pamumuhay mo. Your mere existence, curdles, and this is personification. Curdles, the blood of God. Ang sabihin nun, kumukulo yung dugo ng Diyos sa'yo sa bawat paghinga mo. Because of your mere existence requires the righteous judgment of God that we must go to hell because of our sins. But the same God who is angry and wrathful against sinful men and women, He is the same God that sent His Son, Jesus Christ, the only begotten Son, who is God, took on flesh, namuhay ng banal sa mundong ito, lumakad ng may kabanalan, kinundi na sa kamatayan dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko, napako sa krus ng Kalbaryo, nalibing at pagkatapos ng tatlong araw, siya ay nabuhay na maguli at ngayon ay nakaupo sa kanang trono ng Panginoon, ng Diyos Ama. Hindi ito feel-good message. The good news is called good news because you are in a bad, bad, bad situation. You need a Savior. You must repent of your sins. Repent of believing a false gospel. Maring meron kang pinanggalingan na ebanghelyo. At yung ebanghelyo yun ay mali. Kung ang ebanghelyo yun ay sinasabi na si Kristo ay tao lang, that is a false gospel and a false God. And that false God, a false Christ, cannot save. Repent of that sin. Believe in the finished work of Christ. Christ has done in your behalf, your state of sinfulness, that while we were still sinners, Christ died for us. Repent
Pag may pagpabukas, huwag mong isipin, sana nandito si Poncio Pilatos, ganito, chain ko, yung chismosa sa kapitbahay namin. No, this is for you. Repent of your sin. For it might be too late tomorrow. Ito, so bow down. Let's pray. Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pong mga kaisipan na hindi nakakalugod sa iyo, lalo na sa pagtrato namin sa pulpitong ito, ng basta-basta lamang. Salamat o Diyos dahil pinapaalala mo sa amin sa pamagitan ng Iglesia ng Efeso sa panahon nila Timoteo at Pablo kung gaano ka-importante na mapanatili ang tamang katuruan sa pulpitong ito. Kayo po nawa ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay. That we pray, Lord, that you raise up men, faithful men who will be diligent in preaching, in studying, in teaching your word, Lord God. Kayo po ang patuloy na magtugon, Panginoon, sa pangangailangan ng iglesia nito sa tagapagturo. Salamat o Diyos, dahil ang iyong salita ay buhay. Patuloy kaming mananalig sa iyo. Patuloy mo kaming pinapabanal sa pamagitan ng iyong salita. Dalangin po namin na ito'y magtuloy-tuloy hanggang sa ika'y dumating. Tayong dalangin sa pangalan ni Jesus, natin magsabi ng Amen. Tayo po'y tumayo at basahin po natin ang corporate confession. Sa GC po natin, pakishare na lang po sa wala. Sabay-sabay po natin itong basahin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit ng may kapakumbabaan. Humihingi ng tawad sa aming pagkakasala. Inaamin ang aming kapalaluan. Patawarin mo kami, O Diyos, sa pagwalang bahala sa iyong salita. Hindi kami naging tapat sa pagbabantay at pagtatanggol ng ebanghelyo sa pulpito. Nagpapabaya kami sa mga umaatake dito. Makita nawa namin lagi ang bigat ng paghahayag ng salita mo. Pahalagahan nawa namin ang pagpapakalat ng ebanghelyo. Maging masigasig nawa kami sa pagpapitagan sa iyong salita. Maging mapanalangin kami nawa mahayag ng iyong salita. Bigyan mo kami ng karunungan, Ama, sa pagpili ng magiging tagapaghayag ng iyong salita. Maging handa kami na sawayin ang mga maling katuruan. Alagaan namin nawa ang inahahayag at tagapaghayag ng puro at kompletong ebanghelyo sa pulpito. Salamat o Diyos na tinuturuan mo kami. Ikaw ang magbigay sa amin ng mga tapat na tagapagturo sa lalong madaling panahon. Sa iyo lamang o Diyos ang papuri at pagsamba. Buklatin po natin ang ating hymnal book at sa page 14, kantayin po natin ang Reformation Song. Page 14, Reformation Song. Your word alone is solid ground, the mighty rock on which we build. In every lie the truth is found, every page we glory fill. You wait alone, we come to you.
We have no merit we can claim. Sure that your promises are true. We place our hope in Jesus' name. Gloria, Gloria, glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to God alone. Alone we're justified. His righteousness heal our plea. Your lost demands are satisfied. His perfect word has set us free. Gloria. 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 Glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to God alone. Grace alone. We say all that we have passed on you. Our champion once by sick and slave, by your power I've been made new. By your power I've been made new. Gloria, glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to God alone. O Diyos, salamat sa malayang pagpapahayag ng iyong salita na patuloy kaming pinababanal, patuloy kaming pinakikita kung gaano ka kabanal, Panginoon, at kung anong dapat naming sundin. Salamat, O Diyos, dahil sa iyong biyaya, kami po ay naligtas at sa pananampalatayang binigay mo sa amin, kami nakapagpapatuloy. Kaya ang dalangin po namin sa bagong linggo na ito na aming haharapin ang iba yung pag-iingat at kalakasan, pati po igawad sa amin, sa lahat ng aming tinatangkilik, sa mga nag-aaral, nagtatrabaho, nagninegosyo, at sa may mga sakit karamdaman, kayo patuloy ang tumulong ng magsigaling Panginoon sa mga natural at medical na paraan, ay patuloy silang ingatan, Panginoon. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. And everybody say, Amen. God bless you all and happy Lord's Day. Tawagin ko po si Brother Chester sa...